Hi guys! Welcome back to my channel! So for today's vlog, magbe-bake tayo ng chocolate chip cookies. And here are the ingredients. We have here 2.5 cups of all-purpose flour, 1 cup of brown sugar, 1 cup of white sugar, 1 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of salt, 1 cup of unsalted butter, 2 eggs, and 2 cups of chocolate chips or chopped chocolates. Kung ano po yung available sa inyo. Since ako kasi nagkulang yung aking chocolate chips, kaya nagdagdag po ako ng milk chocolate. Or you can also use dark chocolate kung ano po yung mas gusto ng chocolate na ilagay. Pwede din po kayong mag-add ng mga nuts like walnuts, peanut, or almond nuts. Kung ano po yung gusto nyong ilagay. So, depende na po yun sa inyo. Optional na po siya. Kung ang gamit nyo nga po palang butter is already salted na, so no need na po kayong mag-add ng salt. Since ang gamit ko po kasing butter ay unsalted, kaya po gumamit ako ng 1/2 teaspoon of salt. So, let's start! So, set aside lang po muna natin ang ating mga ingredients. Okay. At kuha tayo ng isang bowl. Then, ilagay natin ang ating butter. Kailangan po ay room temp ang ating butter. Hindi po melted ha. Room temp lang po. Yung hindi pa po siya na lulusaw. Ayan. So, ilagay lang po natin ito sa bowl. Gamit po tayo ng spatula. Ayan, dapat po ganyan yung butter mo. Spreadable na po siya. Pero hindi po siya nagtutubig. Then, i-add na po natin ang ating brown sugar at ang ating white sugar. I-combine lang po natin sila. Paghaluin lang po natin sila, pero huwag po natin siyang gawing creamy or floppy. Dapat po yung mag-combine lang po yung sugar at saka yung butter. Sa paggawa po ng cookies, mas maganda po talaga na meron tayong brown sugar na isinasama. Kasi kahit po may white sugar na siya, iba pa rin po yung may brown sugar kasi ito po yung nagpapakunat or nagpapachewy dun sa ating cookies. Yun po yung role ng ating brown sugar. So, mas maganda po na merong white at merong brown pag gumagawa tayo ng cookies. Ayan. Hindi po kailangang i-mix ng todo-todo ha kasi mag-liquid po yung ating mixture. So, dapat po ganyan lang. Yung na-combine mo lang po yung sugar at saka yung butter. So, once ganito na po yung texture ng ating mixture, set aside mo muna po yan. And then, i-mix muna po natin ang ating mga dry ingredients. Ito pong ating flour. I-add na po natin ang ating baking soda. Ang ating salt. At i-add na rin po natin ang ating chocolates. Haluin lang po natin ito hanggang sa makover po ng all-purpose flour yung ating chocolates. At para po yung ating salt at saka baking soda is mamix din po siya ng maayos para mag-incorporate po lahat ng ingredients or magsama-sama po lahat ng ingredients para proper po yung distribution ng taste niya or nung lasa niya. Okay. Set aside muna po natin. At i-add po natin yung ating dalawang egg dito sa ating unang mixtures. And then, haluin lang po natin siya hanggang maging smooth. Ayan. Kapag ganito po na properly combined na siya,
wala na yung egg or hindi na nakaseparate yung egg, pwede na po natin i-add yung ating dry ingredients. So, i-add na po natin yung ating dry ingredients. And then, haluin lang po natin siya. Combine lang natin siya, pero huwag din natin siyang i-overmix. Para yung ating cookies ay maging chewy at hindi siya maging cakey. Kasi pag overmix po ang mixture natin, nagiging floppy po siya or magiging cakey. So, mas masarap po sa cookies yung medyo chewy. Kaya, i-combine lang po natin yung ating ingredients, but do not overmix. Pag gumagawa po kayo ng cookies, malalaman mo po na okay na siya kapag wala na pong trace ng flour doon sa inyong mixture. So, kailangan po wala na dyang puti-puti na flour. So, kapag wala na po kayong makitang trace ng flour, pwede nyo na po siyang i-bake. So, kapag ganito na po yung texture ng ating mixture at wala na kayo nakikita ang mga flour, pwede na po nating i-bake yan. Kuha lang po ako ng tray at saka ng parchment paper or wax paper. So, ito po yung gagamitin kong tray. Bread tray yan. At paglagay po tayo ng wax paper. At gagamit po ako ng ice cream scooper para madali pong kumuha at maglagay ng butter sa ating parchment paper. So, dapat po ang paglalagay is may distance. Dapat po hindi siya dikit-dikit kasi aalsa pa po ang ating cookies. Ayaw matanggal. Ayaw niya ata magpa-bake. Saway. So, once ready na po ang ating mga cookies at nailagay na po natin sa ating parchment paper, pwede na po natin siyang i-bake sa ating oven with a temperature of 350 degree Fahrenheit or 176 Celsius for about 12 to 14 minutes only. Hindi po dapat mag-exceed sa 14 minutes ang pag-bake sa ating mga cookies kasi magiging malutong na po siya or magiging toasted cookies na po siya. So, dapat po hanggang 14 minutes lang, lalo na po kapag ang gusto niyo sa cookies ay yung medyo chewy. So, let's bake it! So, after 14 minutes, eto na yung ating cookies, guys. Ayan. Mainit pa siya kasi kakalabas ko lang yan sa oven. Ayan. Ang lalaki. Ang lalapad. Hindi ko pa na-perfect yung shape na gusto ko sa cookies. Pero, let's try again another time. Sa isang recipe nga pala nito, guys, makakagawa kayo ng 32 to 33 pieces ng cookies. So, kung ayaw nyo nung sobrang dami, pwede naman pong i-hop yung recipe. Kapag nga po pala magpapalamig kayo ng binake nyo na cookies, dapat po ay elevated siya or nakapatong po siya sa cooling rack or kaya naman po is parang nakaangat siya, nakapatong sa something na medyo aangat po yung tray para po yung cooling down ng ating mga cookies ay equal. So, ayan. Ito po ay nakapatong sa cooling rack. Ito. Ayan. Nakapatong po siya dyan sa cooling rack para nakaangat po yung ating tray. Maya-maya po, ready na to at pwede nating tikman. So, ayan. After 15 minutes, malamig na yung ating cookies. Pwede na natin siyang tikman. So, malalaman na kapag malamig na yung cookies natin kapag madali na siyang matanggal sa ating parchment paper.
Ayan. Ganyan. Hindi na siya mahirap kunin. Ganyan. So, ngayon, ilipat ko lang yung cookies dito sa ating microwave bowl at tikman na natin siya kung anong lasa niya. So, malalaman mo guys na yun nga, kapag ano na siya, malamig na siya, kapag madali na siyang tanggalin sa parchment paper. Kasi pag mainit to, hindi mo pa talaga siya matatanggal kasi magka-crack siya. Kaya dapat malamig na talaga yung ano, yung cookies. Tapos maganda dito sa cookies, pwede mo lang siyang store ng ganito sa mga airtight container mo o kaya jar. Tapos mga ilang araw mo siya bang pwedeng kainin. Siguro mga 1 week, ganun. So, tikman na natin yung isa para malaman ko kung anong lasa niya. So, ito siya. Ayan. Yan yung mga chocolate chips niya. Okay. Let's try it. So, ayan. Harap. Yung side niya, guys, ito. Pagkagat mo, medyo matigas. Or crispy. Akalain mo na matigas yung cookies. Pero kapag kinagat mo na siya sa gitna. Harap. Ano siya? Soft and chewy. Sarap. Mas masarap to, I think, kapag ang nilagay mo is yung chocolate chips, dark talaga. At hindi mo hinaluan ng milk chocolate kasi medyo, for me ha, medyo matamis pa siya ng konti. Tapos mas masarap din siya guys na lagyan ng nuts. Kahit anong nuts, almond nuts, walnuts, or peanuts, yun. Kahit anong gusto niyo yung nuts, pwede. So next time, try natin mag-bake ng may kasamang nuts naman. Sarap siya. Masarap pang maliyente guys. Tsaka pwede nyo din itong gawing business. Pwede kayo mag-bake, tapos benta-benta nyo ito yung mga ganyang cookies. So that's it guys for today's vlog. And I hope na may natutunan kayo for today. And try nyo na mag-bake at nang may pang merienda na ang inyong mga kids or kayo sa bahay. Pero yung nga sabi ko sa inyo, mas maganda gamitin yung dark chocolate chips kasi meron na siyang sugar eh. Meron na siyang brown sugar at saka white sugar. So, mas okay na gamitin yung dark para pang contrast dun sa lasa para hindi siya maging ganun katamis. I know magugustuhan nyo ito, huwag nyo lang i-overbake. Basta hanggang 14 to 15 minutes lang kayo mag-bake ng cookies para solid na solid yung, ano niya, yung lasa niya. Hindi siya ganun katigas, hindi siya ganun ka-crunchy at masarap siyang kainin. So that's it guys for today's vlog. Thank you so much for watching and see you again in my next vlog. Bye!